Pinag-aaralan na ngayon ng mga otoridad kung mayroon bang mananagot sa pagkamatay ng isang minor de edad sa Calawag, Quezon na matapos na aksidente nitong mabaril ang kanyang sarili. Mababati na binawian ng buhay ang isang 13-anyos na binatilyo matapos na aksidenteng makalabit ang gatilyo ng caliber 45 na baril. Sa panayam ng Bumbura, Dionaga kay Police Lieutenant Pelayo Saludes, ang Deputy Chief of Police ng Calawag Municipal Police Station na sinabi nito na isinama lamang ang biktima ng 14-anyos itong pinsan na sa binabantayan itong bahay na pagmamayari naman ni Erla Paulo Litardo. Anya, habang naghahanda na sa pagtulog ang magpinsan na nang makita ng biktima ang baril sa loob ng aparador na kinuhanan nila ng mga gagamitin sa pagtulog. Dito naman na kinuha ng biktima ang baril at pinaglaruan na. At ayon sa pinsan nito, sinubukan pa umano nitong sawayin ang biktima, ngunit hindi nito pinansin ang nasabing babala. Lumabas umano sandali sa kwarto ang pinsan na at dito na nga itinutok ng biktima sa kanyang sintido ang baril. Kalaunay narinig na lamang ng pinsan nito ang malakas na putok ng baril, kung kaya agad itong tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Dito na tumambad ang duguan at wala ng buhay na biktima. Sa kabila nito, sinagot naman ang may-ari ng baril ang gastusin sa pagpabalibing sa nasabing biktima. Sa ngayon na, hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa pa ang mga ito ng kaso laban kay Litardo. Ang kwento ng witness, nung sila ay maglalatag na nung mag-prepare para matulog, punin na nila yung kanilang mga gamit, itong si yung biktima, inuha yung baril dun sa aparador at pinaglaruan. Tapos, nung sinasaway nung witness ng kanyang pinsan na ibalik na doon sa aparador yung parang hindi pinansin nung victim. Ang tinig ni Police Lieutenant Pelayo Saludes. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Lovely Padillo nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radyo, Bombo!